Bakit kinain ng babaeng NAIA security officer ang pera? Saan nanggaling ang pera at magkano halaga ng nakain niya? May nagutos ba sa kanya? Ano pahayag ng babaeng officer pagkatapos? Ano pahayag naman ng NAIA? Hagip ng CCTV camera ang aktual na paglunok ng isang babaeng screening officer sa $300 na kinuha umano nito mula sa wallet ng isang paalis na Chinese national sa NAIA Terminal 1 kamakailan. Kaya't naharap na naman sa kontrobersya ang Office for Transportation Security ng Department of Transportation matapos iniinalang dinekwat ang pitaka at kumuha ng pera mula sa wallet ng dayuhang pasahero. At nilunok pa ito ang nasabing lady screener na hindi pa tinukoy ang pangalan ay nakunan ng CCTV habang kanyang nilulunok ang tatlong $300 na kinuha umano sa wallet ng isang paalis na Chinese passenger sa final security checkpoint noong September 8, 2023. Nagahalagang mga 17,000 pesos ang $300. Napagalaman lang na 28 years old ang contractual officer at 7 taon na nagtratrabaho sa NAIA. Sumesweldo rin daw siya ng 16,000 pesos kada buwan. Base sa CCTV recording sa NAIA Terminal 1, bandang 8 to 18 ng gabi, yun ng September 8, 2023, makikita ang Chinese passenger na nakilala lang sa pangalang Mr. Chai na nakasuot ng white polo at blue denim pants habang nasa departure final screening checkpoint nang ilagay nito ang kanyang shoulder bag sa inspection tray. Matapos ang ilang minuto, dumaan si Mr. Tsai sa body scanner at dinala naman ng babaeng officer ang tray na naglalaman ng nasabing bag sa inspection table at nagsagawa ng manual search. Nang matapos ang inspeksyon sa bag, kahina-hinalang tumalikod ang lady screener habang may maikpit ng hawak na bagay sa kaliwang kamay at nilagay nito sa kaliwang bahagi ng kanyang baywang, saka siya bumalik muli sa inspection table. Agad namang bumalik ang Chinese passenger sa screening area ng kanyang ma-discovery na nakabukas ang kanyang wallet at nawawala na ang kanyang ilang pera matapos dumaan sa airport screening o security checkpoint. Napansin umano ng dayuhan na nakabukas ang kanyang wallet at nawala ang kanyang pera. Kaya agad itong nagreklamo sa airport police. Dali-dali nagsagawa ang autoridad ng ocular inspection sa CCTV para sa posibilidad na marecover ang nawawalang mga dolyares. Base sa investigasyon, sa takot umano ng babaeng OTS personnel na makapkapan at makita sa kanya ang nasabing pera, inutos ng mismong kanyang supervisor na lunukin ito. Bago pa man dumating ang mga airport police, ang supervisor pa raw ang nagbigay ng tubig para malunok ang nasabing $300 na nakakahalaga ng higit 17,000 pesos sa larawang nakuha mula sa isang source sa Ninoy Aquino International Airport. Makikitang isinusubo ng OTS personnel ang salapi. Makikita rin na nahirapan ang lady screener sa paglunok sa pera sa kabila na uminom pa siya ng tubig o bottled water na unang binigay ng kanyang kasamahan. Halos mabulunan ang lady screener sa paglunok ng biglang lapitan at kausapin siya ng isang male supervisor. Nasa custody na ni OTS Administrator, Undersecretary ang babaeng security screener. Habang masusi pang iniimbestigahan ang insidente kung may mga kasabwat ito sa ganitong modus. Pinatawag na rin ng pamunuan ng Office for Transportation Security o OTS ang mga screening officers upang magpaliwanag sa insidente at maghain ng kanilang sinumpaang salaysay para sa masusing investigasyon at posibleng paghahain ng kasong kriminal sa mga sangkot. Bunsod nito, Kinum Pisca na ng Manila International Airport Authority ang seasonal access pass ng nasabing SSO na sangkot sa insidente. Inutos naman ni Department of Transportation o DOTR Secretary Jaime Bautista na imbestigahan
ang naganap na paglunok ng $300 ng babaeng security screening officer.